Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang kapatid, nasa Sabado tayo ng ikapito na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ngayon ay ang katapusang bahagi ng ating panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ialay natin ang misa natin ngayon sa ating Panginoong Hesus Nazareno, sa Pagunita Kamahal na Birhen Maria, at hinding isama sa misang ito ang inyong mga intensyon ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakaisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrosposting, ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Mga kapatid, sa mga gawa ng mga apostol, si San Pablo ay dinala na sa Roma upang panibaguhin niya ang pagsasaksi sa ating Panginoong nabuhay muli doon sa Roma. Sa ating Ebanghelyo ay ang ating Panginoon ay nagpaalaala sa atin na tayo ay tinatawag na magsasaksi sa buhay ng pananalig sa ating Panginoon na nabuhay muli. Ang lahat ng mga ginagawa ng ating Panginoon ay isinulat ni San Juan upang tayo ay maniwala sa ating Panginoon. Sa buhay natin, kinakailangan natin magkaroon ng mga signpost, mga marka ng ating paglalakbay sa buhay panampalataya. At isa sa mahalagang mga marka nito ay ang magtuturo sa atin tungo sa Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ngunit sa mga sandali na tayo ay lumihis ng daan, at dahil dito tayo nagkasala, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon,
kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay may sa loob namin at may sa katuparan sa pagtataguyod mo. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taon na nirahan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadyak sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod, at sa piling niya, mabubuhay silang kanyang sumusunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong ito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Na sa Sabado tayo na tinatawag nating pangwakas na araw ng Pasko ng pagkabuhay. Mamayang hapon, magsimula na ang bihilya sa Pentecostes o ikalimampo na isang dakilang kapistahan para pag-alaala sa kapanganakan ng simbahan dahil ito ang pag-alaala sa pagdating ng Espiritu Santong patnubay. Ang ating mga pagbasa ngayong Sabado sa ikapitong linggo ng Pasko ng pagkabuhay ay tungkol sa patotoo sa pananalig o sa panampalataya sa Poong Hesus na nabuhay muli. Ano ba ang patotoo? Patotoo o witnessing? Ang salitang pong ginagamit sa ating ebanghelyo ngayon ay ang salitang martiria. Dahil sinasabi sa Versikulo 24, Kapitulo 21 ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, sapagkat ang ating pong Ebanghelyo ay pinakahuli na bahagi ng Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 21, Versyo 20 hanggang 25, at sa Versikulo 24, may nakasulat po doon ang tungkol sa patutuo. Patutuo na tinatawag na martiron. Siguro yung martiron, medyo familiar sa atin dahil mayroon tayong salita na martyr. Ang akala natin yung martyr, yung pinapatay, o dili kaya na kung anong mga paghihirap na nangyayari. Pero ang martiron ay patutuo at pagsasaksi. Ang patutuo at pagsasaksi ay atin pong napakinggan sa ating unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 28, Versikulo 16 hanggang 31, na kung saan si San Pablo sa kanyang patutuo sa ating Panginoong Hesus Nazareno na nabuhay muli, siya ay isinakdal sa mga puno na saserdote sa Jerusalem at sa mga matanda ng bayan ng Israel, at ngayon siya ay dinala sa Roma, at doon nagpapatuloy siya sa pagpatutuo. Ang pagpatutuo ay ang pagpapahayag ayon pa sa ating Salmo 10 na ang ating Panginoong Diyos ay Diyos ng kabutihan, at dahil dito ang mga mabuti ay kapiling palagi ng ating Panginoon. Ang patutuo na sinasabi rin dito sa ating Ebanghelyo ay ang patutuo na pagpapahayag
kung ano ang magagawa ng isang tao upang ipahayag ang kanyang pananalig at ang kanyang panampalataya. Itong ating ebanghelyo ay bahagi na matapos nang nabuhay muli ang ating Panginoon. Ngayon, habang naglalakad si Pedro pagkatapos ng hapunan na kung saan si Pedro ay tinanggap na ng Panginoon dahil tinanong siya ng 3 beses kung mahal ba niya ang Panginoon at hanggang napahayag na kailangan niyang alagaan, pakainin ang mga tupa na simbolo ng lahat ng nanalig sa Panginoon. Ngayon naman, nagtatanong ngayon itong si San Pedro sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Ang ibig sabihin dito, yung sa versikulo 21, tinanong ni Pedro ang ating Panginoong Hesus, eh ano naman mangyayari nitong si Juan na mahal mong alagad? Maganda po ang sagot ng Panginoon. Kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sa madalit sabi, ang sinasabi ng ating Panginoon, huwag mong pakialaman kung ano ang pagsasaksi, kung ano ang pagtotoo ni San Juan at iba pa mga apostol, kung ano ang patotoo ng ibang mga disipulo, kung ano ang patotoo ng iba. Anong gagawin niya? Sumunod ka sa akin. Akuliti ang sumunod. Dito sa buhay natin kung minsan, nakikialam tayo sa ating kapatao. Ngayon gawin mo, ganyan gawin mo para mapalapit ka bilang deboto ng Pong Hesus Nazareno. Ganito ang dapat, ganyan. Nakikialam po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi po ganyan ang ating ugnayan na malalim sa Panginoon. Tayo, ang bawat isa sa atin, ay bahagi ng buhay na templo ng Diyos. At tayo ay nagkukumpuni sa buhay na templo na ito na mga buhay din na mga tao. At mayroon tayong kanya-kanyang papel na ginagampanan. At yung papel na ginagampanan natin ay kaiba po sa ating kapwa-tao. Kaya huwag po natin silang pakialaman na ganito dapat ikaw ganyan. Hindi po ganyan. Ang tinitingnan ng ating Panginoon ay ang ating puso. Kung ang ating puso ay naugnay ng malaliman at nagmahal ng dalisay at tunay sa ating Panginoon, yun ang mahalaga at hindi kung ano ang dapat niyang sabihin, kung ano ang dapat niyang aksyon, kung ano ang dapat ng kalakaran sa buhay. Ang ating Panginoon, ang tinitingnan niya, kung dalisay ang ating mga puso, kung ang ating kalooban ay para sa Kanya, kung tayo nagsasaksi at napultuo sa buhay panampalataya, sapagkat na isa buhay natin ang totoo na agape o pag-ibig na dalisay sa Panginoon, yon ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya yun ang tinatawag na pagsasaksi sa ating Panginoon. Sapagkat si San Juan, mayroon na siyang ginagawa na 3 pagsasaksi. Una, siya ay nagsasaksi sa tagumpay ng ating Panginoong Hesus sa kamatayan noong naroon siya, noong binuhay muli ng Panginoong Hesus ang anak ni Jairus na namatay. Pangalawang pagsasaksi ni San Juan ay noong nagkaroon ng transfigurasyon o pagbabagong anyo ng Panginoon doon sa bundok na kung saan napahayag na ang ating Panginoon ay parangalan sa kanyang kamatayan dahil siya ay ang Mesiyas. At pangatlo na patutuo na pinagsaksi ni San Juan ay noong sa harden, sa halamanan ng Getsemani na kung saan nakita ni San Juan kung paano inilaan ng Panginoon ang kanyang sarili na handa na siyang magbigay buhay
upang mag-alay para sa atin ang buhay, upang tayo maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasyan. Tatlong pagsasaksi na napakalalim na karanasan sa buhay. Sapagkat kung tayo nagsasaksi, una sa lahat, kung ano ang karanasan nating malalim tungkol sa Diyos, ito ang ating ipapahayag sa ating kapatao. Hindi natin sila sabihan na ito yung gawin mo, ito yung sasabihin mo. Ang ating pagsasaksi na ang ating Panginoon ay malapit sa atin at napakalalim ang ating ugnayan sa Kanya, sapagkat na-experience natin siya na tunay na kaibigan, na-experience natin siya na personal na Diyos na ating nadarama sa ating mga puso. Yun ang magpapahayag ng patutuo. Ang pangalawang patutuo ay ipahayag sa ating buhay na mismo hindi tayo pasaway. Maayos ang ating pagdala sa ating buhay. Ginagalang natin ang ating kapwa-tao, ginagalang natin ang ating Diyos, ginagalang natin ang karapatan ng iba, tayo'y tumutulong at nagkaroon ng habag sa ating kapwa-tao, tayo'y hindi waldas sa ating panahon, sa ating kayamanan, sa ating talento, dahil lahat ay inaalay natin sa Panginoong Diyos. Ito ang pangalawang patutuo. At pangatlong totoo, na tayo'y naging aktibo mismo sa mga paglilingkod sa simbahan o ministry ng simbahan. At dahil dito, aktibo tayo, gumagawa tayo, hindi sa salita, bagkos sa gawa na pahayag ang ating panampalataya. At pang-apat na patutuo, naging masigasig tayo na nagpapalalim sa ating buhay panalangin at pagnilay-nilay upang lalo pang umuunlad ang ating ugnayang malalalim sa Panginoon. Ito ang mga patutuo na kinakailangan natin, sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa ating mga sinasabi o sa ating mga kung ano-anong mga plano at mga debosyon. Tumitingin ang Diyos gaano tayo nagpapayabong sa ating buhay kabanalan, sapagkat ating ipinapahayag sa iba na sila'y dalhin natin sa Diyos, sapagkat ipinapahayag ang Diyos ng kabutihan at ng pag-ibig dahil namuhay tayo sa kabutihan at pag-ibigan o pagmamahalan. At kung sa loob ng mga tahanan ay nariyan ang pagmamahalan at tunay na kabutihan, ating napatutuo na tayo nga ay Kristiyano. Naway, maipahayag ang Diyos ng kabutihan at pag-ibig dahil tayo ay nagpatutuo nito sa buhay natin araw-araw na marunong at tunay na umibig sa Diyos dahil nagmamahal ng tunay sa kapwa-tao. At napahayag ng Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig para sa lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama ay nagnanais na unahan natin nang higit sa lahat ng mga bagay na nakalulugod sa Diyos at atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa lahat kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu
Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating sariling panalangin. Ama, binigyan ng anak ng higit na pagpahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan, sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Hing namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalang ribatido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga mapapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa banal na paghahain ito, ngihanda nawa ang aming kaluuban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ilog namin ito sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan, tunay marapat ni kaya ang pasalamatan ngayong pinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, maang tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati nung dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay nain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinipod. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat si kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niyo sin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo'y napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na manabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Agustin ng Canterbury, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan niyo anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipihintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, tilaysalat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang daklang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan sa inyo.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Alam kong buhay ang Panginoon, kinalunyat kinapi ang kamatayan, punasan ng iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi ka iiwan, makakasama mo ako hanggang sa wakas. Alisin ang takot, dusa at iyong lumbay, puso mo'y iyong itiwasay. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalunyat ginapi ang kamatayan, punasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig kang buhay ang Panginoon. Alin at hawakan aking tagiliran, daliri mo'y yung ilusot sa butas ng kamay. Kapayapaang hatid sa'yo ng tanggapin, huwag ka nang mag-alinlangan. Alam kong buhay ang Panginoon, tinalunyat ginapi ang kamatayan, punasan ang iyong luha sa mata at magsaya,
manalikang buhay ang Panginoon. Announcement, Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahin ng mahal na Birhen ng Lourdes. Mamaya sa ganap na ika-apat at kalahati ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay gaganapin sa ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Pahintulutan mong sa aming pagdalangin kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kaluuban sa pagsisikap naming ang luma'y talikdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Iyon pong wala pang leksyo divina para sa poong Hesus Nazareno. Available pa po ito doon sa information guard. 130 pesos po ang bawat aklat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Eucharistia o Banal na Misa. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim ng Sinan Quiapo. Kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan na way ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng Poong Hesus Nazareno. At sa lahat ng mga nanonood sa atin, marami pong salamat sa inyong palaging pakikiisa sa pamamagitan ng online mass naway pagpalain kailagi ng Poong Hesus Nazareno. Ngayon na po ang pubasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na po subsan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Niagmasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamta na wala ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito na may mahalan ang pangako noon sa minyag na ikaw ay kaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kong taglayong kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Thank you po. Mm-hmm.